Maglilimang taon na pala ako sa kumpanya at nabayaran ko na rin ang utang ko dito. Napuntahan ko na rin ang mga lugar na kahit sa panaginip ay imposible kong mampuntahan noon. Tinutuo din ni boss ang scholarship nila Shy na try ko. Nakapag-save na din ako ng malaki-laki. At ang sari-sari namin ni tatang noon ay napaunlad na namin. Mayroon na kaming maliit na grocery store at naipaayos na rin namin ang bahay namin. Malaki ang iniunlad ng pamumuhay namin. At tinatanaw ko iyon na malaking utang na loob kay bossing. Si boss na matapos magtapat na mahal niya ako ay umalis. Iniwan ako at mukhang hindi na rin babalikan. Ngayong araw na dinto ay aalis si Ma'am Franz. Nakapag-asawa siya ng isang Briton at doon na sila lalagay sa tahimik sa bansa ng asawa niya. Nalulungkot ako kasi naging mabuting kaibigan ko naman si Ma'am at isa siya sa mga taong naging dahilan ng pagbabago ko. Naging mas mature na ako at naging confident na ako sa sarili ko. Nawala na ngayong pagkapalaban ko eh. Noon kasi hindi ako matahimik sa tuwing hindi ako nakakaganti sa mga nangaapi sa akin. Pero ngayon, ayaw ko na ng gulo. Gusto ko ng peace lang. I will be missing you, Chris. Thank you so much for being a competent secretary. Hindi naging mahirap sa akin na pamahalaan itong kumpanya ko dahil sa iyo. And Chris, pauling habilin ko. Find love. Hindi ka na bumabata at kailangan mo nang lumagay sa tahimik. Mag-asawa at mag-anak. I am sure madami naman diyang may gusto sa iyo. Just look around. Maluha-luha pa na sabi ni Ma'am sa akin. Nagyakapan ulit kami at tuluyan na siyang nagpaalam. Naiwan na naman ako sa malawak na kwartong ito. Pero kumpara nung una, mas magaan ang ngayon. Noon kasi nahihirapan akong mag-cope eh. Mas nakakabingi ang katahimikan. Mas nakakalungkot. Maingat ko na rin tinanggal ang mga posters at mga larawan na nakadikit sa cubicle ko at inilagay iyon sa loob ng box. Aalis na din kasi ako sa kumpanya. Malayo na rin ang narating ko at mukhang mas kailangan na ako sa grocery namin ni tatang. Umuungot na kasing kumuha kami ng katulong eh. Kaso nasasayangan ako sa ipapasweldo ko. Kaya nagdesisyon ako na ako na lang. Hindi naman maluho ang pamilya namin. Kaya kaya pa rin namin na sustentuhan ng araw-araw. Inilibot ko ang mata sa huling pagkakataon. Masaya ako at sa mga karanasan ko dito. At the same time, malungkot din. Kasi ito yung araw na kailangan ko ng bitawan ang pangakong maghintay sa kanyang pagbabalik. If there's a will, there's a way, ika nga. At alam kong kahit may way naman, kung wala namang will, ay wala din. Boss, paalam na. Salamat at naranasan kong umibig at ibigin. Pinili mo mang lumayo, nandito ka pa rin naman sa puso ko. Palagi kang may parte dito. Bibitaw na ako. Pero pangako, mamahalin kita sa paraang kaya ko. Idinampi ko pa ang palad ko sa dibdib ko. Tumulo ang luha ko. Marahan kong tinuyo iyon gamit ang manggas ng 3/4 sleeve ko. Marami ang nalungkot at isa na din doon si Maddy na parang hindi na kami magkikita. Nakalimutan yata magkapit-bahay lang kami. Sa huling paalam ko ay bit-bit ko na nga ang mga gamit ko. Inawayan ako ng mga ito bago ako lumabas ng gusali. Nakakalungkot man, ngunit nakapag-desisyon na ako. Raiko, hakutin mo na yung mga kahon ng dilata para ma-display na natin. Mamaya na yung ML mo. Sana pala hindi ka nalang binhila ng cellphone. Ayan tuloy, lalo kang nagiging tamad. Umiinit kasi yung ulo ko sa isang toy. Kanina pa ako utos ng utos, eh hindi pala ako naririnig dahil nakasalampak pala sa tenga nito ang headset. Umulis ang nguso nito at mabilis na tumayo. Padabog nitong hinakot ang mga kahon, kaya naiinis na naman ako. Basagin mo na lang kaya lahat yan, at nang may masmasan ka. Naku, Raiko, ha? Pinapainit mong ulo ko. May AFK na kasi ako eh. Gagawin ko naman tumamaya eh, pagkatapos ng laro. Padabog pa nitong sabi. Tang, sumusobra na yung bunso mo ah. Sumbong ko pa kay tatang na busy din sa kaka-cellphone. Siya naman itong kahera kaya printi lang itong nakaupo. Hindi din ako narinig. Marasa kong bumuntong hininga. Ay nako, nakakainis na kayong dalawa. Cellphone lang kayo ng cellphone? Sabi ko na lang dito, nasabunot ko pa yung buhok ko. Mag-asawa ka na kasi ate, para hindi na umiinit yung ulo mo. Kami pa yung pagbubuntunan mo ng init ng ulo mo. Wala naman kaming ginagawa dito ah. Reklamo pa ni Raiko habang pasan-pasan ang isang kahon. Eh kaya nga ako naiinis eh dahil wala akong ginawa. At huwag mo kong simulan dyan, ha? Nag-walk out ako palabas ng grocery. Yun ang palaging sinasabi nila. Mag-asawa na daw ako.
Madali lang yung sabihin, kaso mahirap gawin. Mahirap kaya maghanap ng mapapangasawa na kaya kang buhayin. Hindi bayolente at hindi babaero. Kahit nga tatlo yung pabalik-balik na naniligaw sa akin, wala pa rin akong mapili sa tatlo na yun eh. Ang isa mataas masyadong kumpiyansa sa sarili. Ang isa naman, masyadong tahimik. Baka kasi kinukumpara mo lang sila sa kanya. Napatigil naman ako dahil sa isang bahagi ng isip kong sabi iyon. Sa totoo lang, hindi ko din maintindihan ang sarili ko eh. Lahat ng lalaki ay kinukumpara ko sa kanya. At totoo naman eh, wala talaga makakapantay sa kanya. Nakakatakot na nga eh, baka tatanda na akong dalaga. Simula nang makaluwag-luwag kami ay palagi ko nang dinadala si tatang sa ospital para sa regular check-up. Hindi pa din talaga ako kumpiyansa dun sa nangyari noon eh, nung nabagok siya. Naghihintay lang ako sa upuan sa labas ng clinic habang nandoon sa loob si tatang. Nililibang ko lang ang sarili ko habang nanonood ng mga video sa phone ko nang may nararamdaman akong nakatayo sa harapan ko. Tiningnan ko kung sino at napahawak ako sa bibig ko nang makilala ko ito. I knew it. Ikaw pala talaga si Chris. Sabi nito sa harap ko. Mas lalong nag-mature na nga si Arnel. Mas pumogi at halatang umaasenso na base na rin sa kasuotan nito. Malawak ang ngiti niya habang nakatingin siya sa akin. Nang makahuma, bigla na akong tumayo at numiti. Arnel, you look so good. Inilahad niya ang kamay niya sa akin at tinanggap ko naman kagad iyon. Nagkamay kaming dalawa. Nanlaki ang mata ko nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi. You look so great yourself. Mas lalo kang gumanda, Crisanta. Doon pa ako nakabawi nang magsalita siya. Napatawa na lang ako at piniling ang ulo upang tanggalin ang nerbiyos. Hindi ko kasi yun inaasahan eh. Hindi ka pa rin nagbabago ah. Bulero ka pa din. Hindi naman ako bulero ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mas gumanda ka talaga. Sabi pa nito. Confident na din si Arnel. Noon tuwing sinasabihan niya ako ng maganda ko, alam kong nahihiya siya. Agad siyang magbabawi ng tingin. Pero ngayon, nakatitig na ito sa akin. Naiilang nga ako sa ginagawa niyang pagtitig eh. Kaya umiiwas na ako ng tingin at nagkukunwaring tumingin na lang sa rilo ko. Ano palang ginagawa mo dito? Sinamahan ko lang si tatang para magpa-check up. Ikaw? I am here for my tatay also. Nagpapa-check up din kayo? No. Chemotherapy. I'm sorry, Arnel. Hinging paumanhin ko sa kanya. Mukhang mabigat kasi para kay Arnel na sabihin niyo ni. Pilit naman siya nang umiti sa akin. No, it's okay. And tatay is a fighter. I know we'll overcome this. Nakakatuwa talaga ang personality ni Arnel. Alam kong nagbunga na lahat ng pinaghirapan niya. At alam kong malalampasan niya din ito. Nag-usap pa kami ng matagal at nagkapalitan pa ng numero bago kami nagpaalam sa isa't isa. Magaan ang loob ko sa araw na to. Akala ko hindi na kami magkikita ni Arnel. Candidate number one ko pa naman siya noon na maging jowa ko, kaso biglang nawala. Pero wala naman akong panghihinayang noon dahil mas inintindi ko siya. Hindi naman makatarungan na paghihintayin ko siya na unconsciously iba pala ang gusto ng puso ko. Ngayon, alam kong kailangan ko ng bitiwan si boss. Iyon naman ang bili niya sa akin noon eh, ang maging masaya. Tumunog ang cellphone ko na nakalagay sa isang shelf. Nag-ayos ako sa mga paninda namin kasi may bagong kaming dating na mga produkto. Inuha ko yung phone ko. Ano number ang nakaregister? Pinindot ko naman ang answer button para sagutin ito. Hello? Sino po ito? Magalang kong bati sa tumawag. Chris, hindi mo pala sinave ang number ko? Si Arnel pala? Napakagat ako sa labi. Nung hingin niya kasi yung number ko, tinawagan niya ako. Ngunit nawaglit sa isip ko na isave iyon sa pangalan niya dahil lumabas na si tatang sa klinik. Bigla tuloy akong nahiya. Baka isipin niyang hindi ako sinsiro sa pakikipagkaibigan sa kanya. Ay, sorry. Ano kasi? Nakalimutan ko lang. Naging busy kasi dito sa tindahan eh. Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Okay lang. Anong ginagawa mo ngayon? Nag-ayos ako ng mga paninda. May bagong dating kasi ng mga produkto kaya inaabala ko yung sarili ko. Habang hindi pa masyadong matao dito. Magsipag mo naman. Swerte na magiging asawa mo. Malumanay pa na sabi nito. Parang bigla namang may bumundol sa puso ko dahil sa sinabi nito. Ayaw kong mag-assume kasi hindi ako assumera. Pero may duda akong parinig niya iyon. Ano bang pinagsasabi mo, Arnel? Bakit ka pala napatawag? Pag-iiba ko naman ang paksa. Ewan ko, pero hindi ko gustong isipin muna yung mga bagay na yun.
I want to take you out for dinner tonight. Yun kung okay lang sa'yo. Napaisip ako dahil sa sinabi niya. Hindi pa rin nagbago. Gusto niya pa rin patsibugin ako ng patsibugin. Tumawa muna ako ng mahina. Wala naman akong gagawin masyado kaya pinaunlakan ko siya. Naringgan ko naman ang saya sa boses ni Arnel bago ito nagpaalam. Nagsuot lang ako ng isang simpleng bestida at tinernohan ko ng simpleng sapin sa paa. Naglagay na din ako ng konting kalorete sa muka. Natuto na din naman na kasi ako na mag-ayos ng konti. Si Arnel nga ho, hindi niyo ba siya natatandaan? Natatawa na lang ako na sinagot ko si Tatang. Kanina pa kasi ito tanong ng tanong kung sino ang kasama ko sa date daw. Mukhang hindi siya makapaniwala na at last may pinaunlakan na ako sa mga maliligaw ko daw. Sa tatlo kasi, hindi naman sa hindi ko sila pinagkakatiwalaan. Pero ayokong magsayang sila ng oras at pera sa akin. Kaya palagi ko silang hinihindian. Iyang Arnel bang yan? Eh, mabait ba yan? Ay, naku, oo, Tang. Kaibigan ko siya. Tang, hindi mo po ba siya naaalala? Pumunta na yun dito noon. Yun bang poging mahiyain? Ewan ko ba kung bakit na in love sa ate yun eh. Hindi naman maganda si ate. Singit naman itong si Raiko. Eh, babatukan ko na sana nang may narinig kaming nagtatao po. Tang, alis na po ako ha. Andito na yata yung sundo ko. Paalam ko na lang kay Tatang. Kaso umungot ito na gusto daw niyang kausapin itong si Arnel. Kaya napilitan akong papasukin ito. Malaki ang ngiti ni Arnel at lalo naman si Tatang. Inilibot nito ang tingin sa loob ng bahay at saka mas malapad na umiti sa akin. Nagpakilala si Arnel sa kanila at magiliw ng magiliw si Tatang sa pagtanggap sa bisita. Ako nang nagpatigil sa kanila dahil baka mas lalo kaming gabihin ni Arnel. Kaya umalis na din kami. Nakita ko pa yung pag-thumbs up ni Tatang sa akin. Napailing na lang ako. Namangha ako dahil isinakay ako ni Arnel sa bagong-bagong kotse. Naging successful na din pala talaga si Arnel sa pagsisikap. Napakasaya ko, Chris. Nagbunga lahat ng paghihirap mo. Natatandaan ko pa yung bahay niyo noon, ha? Pinapalabas mo pa nga ako noon dahil hindi ka pa makagalaw ng maayos dahil sa masikip. Pero ngayon, napaayos niyo na at napalago mo na yung negosyo ninyo. Puno ng paghangang sabi ni Arnel. Tiningnan ko siya. Nakangiti siya at nakita ko na sincere siya sa sinabi niya. Salamat. Ikaw din naman eh. Noon, sakay din ako ng kotseng minamaneho mo. Tulad ngayon. Pero ang kaibahan nga lang, kotse mo na yung gamit mo ngayon. Sagot ko sa kanya. Lumingon siya saglit sa akin bago binalik ang mata sa daan. Nagsikap ako, Chris, para may maipagmalaki ako sa'yo. Naintindihan ko yung sinabi mo noon. Alam kong hindi ka pa handa at ayaw kong maging hadlang sa mga pangarap mo. Kaya hindi ako nagpakita. Pinag-igihan ko lahat ng mga ginagawa ko upang sa gayon, magtagumpay ako. Masayang-masaya nga ako dahil nagkita tayo ulit eh. Baka ito na yung araw na pinagdarasal ko. Hindi ako nakapagsalita. Na-overwhelm ako sa lahat ng narinig ko. Sa mga taon na ginugol ko sa pagmamahal ko kay boss, ay mga taon din na ginugol ni Arnel sa pagmamahal pala sa akin. Nagigilty tuloy ako sa kanya. Pero hindi ko naman madidiktahan ang puso ko, di ba? Pero okay lang, Chris. Maghihintay ako sa'yo. At hindi na ako mawawala. Pahabol pa nito. At nang tingnan ko si Arnel, bingong-bingo talaga. Abangan ang susunod na kabanata.